Welcome po sa Fiber Display Center. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Meron po tayong unit ngayon na nakikita sa inyo na semi-stainless po yung body niya. Ang makina po niya is diesel engine. Bali naka-hardtop po siya, then yung body po niya is galvanized, then yung pinaka-hardtop po niya is galvanized din. Ready to aircon din po, just in case na gusto niyo palagyan po ng installation ng aircon, naka-enclose na po ito, kaya pwedeng-pwede po na gawing aircon na to. Kaya ipakikita ko po sa inyo ito po para makita niyo yung umpisahan po natin sa makina. Ang makina po nito is RF Mazda with turbo. 2.2 horsepower po ito. Gawa ng turbo po. Yung baga ordinary RF lang po is 2.0. Ito po kaya naging 2.2 is nagigaroon po siya ng additional power po sa turbo niya. Bali RF turbo po ang engine nito. Diesel engine. Yan po yung engine bay po ng RF turbo. Ayan, ito po yung front bumper niya, naka bulbar na po yan na stainless. Then ang gulong po niya is ang size po 195 65 15. Bali, size 15 po ang mags nito. 4 stud po na size 15 ang mag wheels po niya. 195, 65, 15 po. Kaya just in case po na gusto nyong maging tumaas taas pa, kung alimbawa pwede pa kong i-upgrade po to para maging tumaas katulad po ng mga Wrangler na ganon. Yan po, isa Wrangler natin na yan. Same size lang po niya ng mags, pero nagkaiba lang po sila sa gulong, kaya pwede rin po siyang tumaas ng ganito just in case na gusto niyo pong i-upgrade po yung gulong niya. Sa ngayon po 195 yung size niya, kaya medyo mababa, hindi naman na mababa isabihin, just in case lang po na gusto niyo tumaas ang tindig, optional po, pwede. Po, naka-sliding na po yung mga glass niya. Dito po yung front door po niya. Both side po yan, driver and passenger, naka-sliding na rin po yung ano niya. Bali hindi po siya totally yung roll up and roll down na o power window. Bali mechanical sliding glass lang po ito. Manual. Sliding. Ito po, ganun din po dito sa side po sa likod. Both side po yan, naka-sliding po. Tsaka, yun po, yung kagandahan ng yun po, ito po yung isang optional po sa mga gusto po ng maglilip o gusto nyong babaan ng konti yung natitigtigan, no? Pwede yung i-adjust. Yan, kung nakikita nyo po yung hanger niya, ginagamit po natin. Yan po yung mga yan po yung isang pwede natin gawin sa inyo ng mga customer po. Halimbawa gusto nyo na natitigtigan kayo o medyo parang naalog-alog kayo pag natakbo, pwede po yan na i-adjust po. Kung makikita nyo marami humbutas yan, pwede nyo siyang bawasan, ibaba ng konti para hindi po masyadong matigtig. O kung halimbawa naman po nakaset po siya sa medyo mababa, pwede naman po niya siyang isagad ng adjustment yan para ho medyo mag-lip po siya. Yan po yung isang sikreto po na mga ginagamit po nating mga optional para pwede niyong up and down na depende po sa kagustuhan nyo. Yan po yung adjustable hanger para sa mga owner type G po. Then ito po sa may parting likod, bubuksan din po yung likod nito. Ito po sa atin. Ayan, bali ito po yung setup ng likod nya.
Pwede po siguro tatluhan. Tatluhan dito sa likod, kabilaan. May ito na, yung speaker bubbles po dito nakalagay sa side. Ayan po, medyo maluwag po yung space sa gitna. Ayan. Maya po, punta tayo doon sa harapan. Ayan po, naka-top load na po siya. Ayan, yan po yung hardtop niya. It's galvanized. Pinturado po siya ng black. Then dito po sa side. Ito po, tingnan po natin yung loob. Dito sa parting harap. Ito po, yung doors po sa unahan. Ayan, naka-dashboard na po siya na Kia Pride. Ayan, kaya just in case po, ready po talaga sa aircon. Pag yan po ay nalagyan po ng installation ng aircon, dito na po sa mga original duct po, pwede dyan lalabas po yung ano, yung mga air duct po ng aircon na installation dito. Pero sa ngayon, no, po, temporary, walang aircon. Ayan po, may electric pa naman po na nakalagay. Ayan, naka-dashboard po siya na Kia. May car stereo po. Then, ayun po yung mechanical gauge po. Then, meron din po siyang electronic panel gauge po dun sa dashboard. Then, lagi po, ayan, may handbrake. Meron seat belt. Ayan po yung part sa likod. Kanina, binuksan natin sa likod. Ayan po yung space niya. Maluwag din po dito sa loob. Ayan po yung ating hardtop diesel engine. Semi-stainless lang po siya. Semi-stainless na Arep Mazda Turbo. Kaya maraming salamat po. Patuloy lang po na abangan po yung mga susunod pa nating video. Every week po, marami po tayong ipakikita sa inyong video. Sana po ay patuloy po kayo na nalilibang sa mga pinakikita namin. Sa mga nagko-comment po na hindi naman maganda, okay lang po. Marami rin po salamat sa inyo. Kahit papano po, napapanood nyo rin po kahit medyo hindi po kayo nasisihan. Pero ganun po talaga. Di bali po, marami po salamat at hanggang sa muli po. God bless po sa ating lahat.